is yung mahigpit daw po kayo when it comes to allowing her lumabas sa ibang mga vlogs. Paano niyo po i-explain yun? Bakit yun yung naging policy niyo ngayon na hindi mo na siya lumabas mga vlogger? Bigyan lang po natin ng linaw yan, sir. Yung, kung okay. Ano. Kasi, syempre, hindi mo niyo pumaalis yung iba magko-comment na, ay, ang arte, ay, ang damot, di ba? Minsan mga ganyan kayong naririnig na rin siguro at nababasa. Ano po masasabi niyo tungkol doon? Naku, Diyos ko. Napakahirap yung pinagdadaanan ko, lalo na sa vlog industry. Hindi ko pala alam na parang showbiz din. Yes. Na parang mahirap i-balance, lalo na pag hindi na pagbigyan. Na parang nagigilty ka, na parang feeling mo na re-reject mo siya. Na whereas, good intention ka naman para sa talent mo. And as a good management, syempre as a good leadership, syempre, gusto mo yung anak-anakan mo is magkaroon ng sariling channel niya. Yes. Para ilabas niya muna yung sarili niya. Para makilala siya at masundan yung journey niya. Yun talaga ang ano ko. So ngayon, kapag iba-iba magkakollab sa kanya, mawawala yung tao, ay, saan-saan to lumalabas, mawawala yung personality nakikita ko sa kanya. Actually, nakaka-touch ko na laman yung story niya. Kaya sabi ko, unti-unti mo na. Kasi, meron siyang YouTube channel. So, yes, tinutulungan ko siya mag-promote, tinutulungan ko rin siya mag-ano. Siyempre, give and take. Kung baka collab kami, no? So, tinutulungan ko siya kasi, ako rin naramdaman ko nung nag-start ako, sila ang mga nasa vlog industry. Sila rin yung mga nag-embrace sa akin. Sila Jomar Lovena, Zaina Marake, Donalyn Bartolome, Jelle Andres, Chad Kinis, mga Bex Batanyo. Ako, promise, napakabait. Dahil lahat sila in-embrace ako. Kaya etong time na napunta sa akin, magkaiba kasi yung collab sa pag-vlog. So, totoo, very challenging sa akin kasi nandito tayo sa management. Kung bibigyan, pababayaan natin, sasabihin naman nila sa akin, ay, hindi pala maganda mag-manage si Gilbert, pinabayaan. Kung saan napunta. Tapos mabilis malaos. Sana yung mga friendship natin. Sana maintindihan nyo ako kasi if you were on my shoes din, aalagaan nyo rin talaga yung alaga. Alaga. Oo, kumbaga, tama. Hindi mo pakakawalan din. Isipin mo na talaga na. Ano to? Ako, ano muna, baka pwede may courtesy call. Yes, kasi importante yung courtesy call. Even si Ma'am Shizaina, pag dinala sa akin si Herlene, even meron dinala ko siya kay Madam Pinoz, pinaalam ko yun. Natouch naman yung bata sa akin. Yes, sabi niya, Ma'am, sobrang professional mo naman. Yes, siyempre ako, naman kasi iniisip ko, pag ako'y nasa sapatos nila, ano kay mararamdaman ko? Totoo, okay. Totoo po. Pero mahal na mahal ko yung mga vloggers dito. Yes. Kasi support din ako. Kasi personally, dumaan din ako sa pag-start. Parang siguro, I should say na grateful ako tsaka thankful ako. Yes. Kung wala sila, wala din sa akin. So basically po, hindi naman po hindi na ipapakollab siya with other vloggers. Nagkataon lang na wag muna ngayon. Papayagan po. Ano lang by schedule lang po tayo. Schedule lang po tayo and then courtesy call and then let me know kung ano yung magiging content para mabago ko siya i-approve and then provided by our videographer. Kasi syempre pa isusustain natin yung kasikatan niya. Yes. So kung iba yung magkakuha sa kanya ng camera tapos may file na wala kong NDA pinaghahawakan, baka mamaya masisira yung kumalat. Oo. So, naman. Kailangan protektahan mo yung sariling yes. Oo. Kumbaga, mga different managers, different managing style, di ba? Oo, magkakaiba. So, ito po, parang ano to, career strategy ninyo. Kasi yung iba din, sinasabi dati, hindi naman ganyan si ano, si Madam Inuts, pero ngayon ganyan na siya. Linawin lang po natin. Opo. Ito pong ganitong strategiya ninyo is a mutual po na pag-usapan nyo ni Madam Inuts na ganito muna yung gagawin ninyo. Yes. Kung nakikita nyo yung mga photo shoot, tsaka bakit ang bilis ng transition. Kasi marami pong product endorsement na tumatawag sa amin. Ninohold ko rin. Dinidiscuss ko rin in front of her kung ano yung mga advantage at disadvantages. Yeah. For example, may isang unknown na burger. Tapos pinadala sa inyong food. Gusto yung picture-picture. Paano pag mga corporate na burger na gustong willing magbayad na wala pa dahil yung isip na, ay, pre-promote niya si unbranded na maliit na burger. Tama. Diba? Siyempre, isipin nun, ay dito nga pera na naging patapa. Ayun. So, binibigyan ko rin yung muna importansya kung yung goal ko para tulungan si Madam,
So, oh, dapat, makinig din siya sa advices ko. Binibigyan ko sa kanya mga pointer. Mas negosyo kasi ako. Tama. Kasi mas, kumbaga, mas ano eh, mas forte niyo po yung marketing side eh. Opo. At kaya, ang palad naman ni, ano, ni Madam Inuts. Yes, na, napunta po siya sa inyo. Opo. Which brings me to my next question. Kaya yung iba po nagtatanong, paano daw po ba mapunta sa inyo? No, ito na po yung elephant in the room. So, ipatanong ko na po. Go, diba? May lumabas po na na TikTok sila Ethel Buba, kasama sila Boopsy Wonderland. So, syempre, para tong blind item, wala namang tinukoy. Pero yung nga lang kasi nabanggit yung pangalan ni Madam Inuts. Kaya yung iba mga netizen, napag-connect-connect na dots po nila na, ah, baka ito. Napanood niyo na po ba? Yes. Ano po ang reaction niyo nung napanood niyo yung vlog na to? Ay, yung TikTok na to. Ang hirap naman yun. Actually, isa sa mga one of my ano, yung parang mahirap pala na pumasok pala sa vlog industry. Sabi ko nga sa sarili ko, if I could turn back time, sana hindi na lang ako pumasok sa vlog industry. Ano parang naipit ako na parang it's between friendship and management. Yes. Na hindi mo alam kung sino yung babalansin mo. Napakahirap talaga yung ano ba? Unahin ko ba si friend, yung friendship? Yes. O unahin ko yung ano? Pero lagi na sa mindset ko lagi ever since. Pagdating sa trabaho, trabaho, walang pagibigan-kaibigan. Ngayon sa akin naman is for Madam Inuts, for her good, for her ano, courtesy call, okay sa akin. Actually, na ano ako noon, nung the day na lumabas yung TikTok, same day din doon sa nangyari. Same incident. So, kaya, parang ang assumption niyo po, parang ano, tungkol to dun sa incident na nangyari. Same incident. Parang same din kasi yung approach eh. Nung pagdating, nung nalaman, sabi magpapapicture, magpapakemi. Kaya, same na same. Sabi ko nga, ako, bakit ako pinatamaan. Pero, the day, bago lumabas yung TikTok, nagka-chat na kami ni Boopsy, nagka-chat din kami ni Ethel. Nakita ko talaga na iba yung aura sa akin. Pero, mahal ko sila, promise. Sana maintindihan nyo, maaari Ethel, ayun, Ma'am si Boopsy, si Chef, walang minion, gusto, ano, wala, ano, ayoko ma-hurt kayo, ayoko rin ma-hurt din ako. Actually, ako yung na-hurt after niya na ana, ano, kasi hindi ko alam kung ano yung delivery doon sa TikTok. Kasi same day kasi, tapos same din yung atake, same din yung approach. So, na-hurt ako, kasi syempre, kino-consider ko sila as kaibigan. Mm-hmm. Siyempre, pwede na, nag-approach pa ako sa kanila. Yes. Ako rin yung tumawag mismo. Sabi ko, nga approach ko, maayos yung delivery. Mm-hmm. So, parang I feel na parang, yun lang, parang nalungkot ako. At isa sa mga linapitan ko, si Chad Kini. Isa sa mga Ma'am si Sez, ayun, thank you. Sila mismo nag-comfort din sa akin na it's okay. Kasama na yan sa ano, pinasok mo na yan. Ayun. Totoo. Other than that, wala naman silang negative. Sabi lang nila sa akin, kaya mo yan. Ayun, mga Ma'am si kaya mo yan. Totoo. Ayun. Gaya nga ng ano, lagi sinasabi ni Nay OG, di ba? Pag sinasaw-saw mo yung ano. Si Mama OG rin pala. Isa sa mga nag-ano, isa sa mga nag-advise, ang nag-comfort sa akin. Ginusto mo yan, no? Yan ang ginusto mo yan. Hindi naman niya sinabi yun. Joke lang, Mama Ochi. Hindi, syempre, manager to manager, di ba? Pareho nga. Pero yun nga yung laging, ano, yung wisdom na laging sinashare ni Nay Ochi sa mga, ano, nasa showbiz at saka nasa vlogging industry na pag sinawsaw mo nga naman yung paa mo dito sa industriyang to, handa kang maputikan. And ako dati kasi hindi ko inisip yan kasi ako talaga as in friendly ako. As in, hindi ko, mahirap talaga lalo na may mga incident na ganyan na parang iisipin mo ano ba, nakasagi ka ba ng ego niya, nakaano ka ba, parang marami kang bothered sa mind mo na kasi hindi ko personality yung magkaroon ako ng kaaway kumbaga sa akin is basta lahat kayo friends ko, ngayon kapag biglang may mga treatment na toward sa akin na gano'n, I feel affected, yun, siguro yung pinaka best ano, na affected kasi mas inisip ko yung pagiging kaibigan. However, syempre, bilang management, importante yung commitment. Totoo. Kasi in every aspect of life, yung commitment, syempre, lalo na pinag-commit ako kay Madam Inuts. Yeah. O ganito na pag-usapan natin, ha? Para ma-preserve mo sarili mo. Kasi yung mga tao, mahal ka. Tama. So, kung mahal ka ng mga tao mo dahil sa pag-entertain mo, sa mga
na chemist mo sa online selling, yeah, i-capture mo na yung market mo. Kasi ito na yung pagkakataon mo para mapakilala ko. Ngayon, kung iba-ibang channel lumalabas ka, tapos iba-ibang content, hindi nakakahiapon sa buhay mo, mawawala na yung linya mo. Hanggang dyan ka na lang. Kumbaga, dapat kailangan sumusunod sila sa journey mo. So, siguro naging maganda yung tandem namin. Actually, sabi ko, huwag nga ako tawagin boss, tawagin mo na lang ako ate. Kasi pag ate tayo, hindi lang ate, walang boundary. Baka kapag-share tayo sa isa't isa ng problem. Yes. Pero kung tinag mo ako boss o sir, may ano nga personally, ay, nakakaya naman niya tawag ako. May wall. May limitations. Pero she is nice. Ako magsasabi, sobrang bayan mo ako. Actually, marami naman po ang ano. Uy, minsan pag-guess ko siya sa YouTube. Ay, talaga po. Thank you po. Pero mga tungkol buhay-buhay, ha? Opo, mga ganito po. Naku, mga ganito po. Naku, talaga promise sa'yo. Yes. Yung sabi niyo nga pa na iba yung friendship yung meron. Kasi I understand po. Siyempre, kasi si nanay, nakikita ko rin siya kung paano yung alagaan si Liza Soberano. Hindi naman lahat ng i-offer tatanggapin. Kasi siyempre, ano nga, in sync ba siya dun sa career plans, di ba? Maganda ba yung storya? Okay ba yung ano? So, dun sa aspeto na po yun, naiintindihan po po kayo. At sana rin din po yung maintindihan. Napakahirap i-balance ang friendship pagdating sa friendship tsaka career. Oh. Kasi iba po ngayon eh, may obligasyon na po kayo dun sa alaga nyo. Ako, sana marami pa po kayo maalagaan. Ikaw, hindi ka alaga-alaga. Ay, naku, pwede mo. Kain na, kain mo sana. Dede na po. Ay, dede na. So, bago po tayo magtapos, so lalaro lang tayo ng minigame. Okay, go. Okay. So, magbabakit lang po ako ng mga words, tapos sasabihin niya lang po kung sinong unang artistang lalaki, lalaki lang ha, huwag na muna girl. Okay, go. Artistang lalaki ang papasok sa isip ninyo. Okay. Baka may na ako sa celebrity, sabi. Tunda ko nandun ng TV. Ah, talaga po? Oo. O sige, kahit sino na lang pong ano, basta kilala din namin. Okay, go. Push. Pag kilala, pakilala mo. Okay, go. Push. So, go. First word. Mabango. Feeling ko mabango si ano, Ian Veneracion. Ay, talaga. Ay, oo nga.